guys, welcome back to my channel, Mantic Vlog. At meron tayong i-share ngayon, isang stand fan na inayos ko. Sira nito guys ay, ayun ang umikot, sabi ng mayari. Sira pa yung lock ng blade. Palitan din natin yan mamaya. So okay naman yung ano nito, yung shafting. Malambot naman ni coating. Nagtakada yung mayari dahil yan o, hindi na siya nag gumagana. So may sira to sa loob. Kaya tanggalin muna natin tong cover. Ayan. Kailangan na tanggalin natin to lahat ng nakatakit dito sa kanyang motor para makita natin at matroubleshoot natin ng maayos yung motor nito kung saan may nagka-problema. So ayan, tinanggal ko na yan lahat para mas malinaw at makita nyo rin kung ano yung ginagawa natin dito, paano natin inayos. So ayan, okay naman dito yung kapasitor. Wala naman siyang lobo. Tanggalin na natin itong nakakonect sa rotator. Ayan. Pagkatapos, tanggalin natin itong kapasitor. Kailangan natin itong putulin para hindi ito maging sagabal pag binaklas natin yung stator sa loob. So ayan, tinanggal ko muna yan nang sagun makita na natin yung stator or winding sa loob, mga coil, kung anong sira. So ayan, nabuksan ko na. Pinutol ko na rin yung kapasitor para hindi maging sagabal. Wala namang problema ang kapasitor pag ibinalik natin, kasi nakasiparit naman yung wire niya para sa kanyang linya, yung kapasitor, yung dalawang wire. At wala naman rin ang polarity yung kapasitor ng electric fan, so madali lang ikabit. So ayan, may napansin ako dito, medyo susunod na yung mga takit ng windings, yung parang kila ba yun, o yung parang soft. So siguro nga medyo overheat ang motor na ito, kaya kung ganun, may siguro may natamaan dun sa windings o may naputol, kaya walang supply o walang source na makapasok para ito gumana. So ayan, ginutingting ko ito ng maayos para hindi maging sagabal. Ayan, para matanggal natin yung talagang straight yung windings. So ayan, nakabit dun sa magnetic. So ayan, meron na akong napansin dito na isang putol na wire, hindi masyadong malinaw kung saan ito nakakonekta, dahil wala rin akong makitang karugtong na naputol. Pasensya na guys, masyadong maliit yung mga windings dito, at kahit i-focus natin yung camera dito ay talagang lalabo lang siya, hindi siya makita.
So, ginagawa ko dito ay hinahanap ko yung naputol na windings. Kasi ang isang naputol na kita ko dito sa gilid, yung isang kapiraso niya, o kabila, yung sa naputol, yung hinahanap ko kung saan yung nakakonekta. Medyo hirap ko dito guys kasi maliit at parang nahirapan yung mata ko sa paghanap ng kaputol ito. Parang hindi ko siya makita. Parang iwan ko, nandyan ba sa loob o nasa labas lang. Pero sa tingin ko dito, galing to sa mga connection dito sa wiring sa palabas. Kaya minabuti ko na, tinanggal ko na lahat yung mga electrical tip or yung pansakit ng mga pinadugtog ng mga wire. So ayun nga, may nakita ako dito banda sa linya ng kapasitor. Yung tinha ko yung takip. So ayan o, may isang wire na maliit. Ayan, na naka-usli. Yun yung naputol. At yun yung ring na tutugtungin natin. Binalatan ko yung coil. Kiniskisan ko para may kabit ko at may sulda ko ng maayos para didikit siya. Tapos ayan, yung nadikit ko na ay ilagyan ko ito ng stick glue para hindi siya makahiwalay at titiba yung pagdinugtong natin. At pagkatapos niyan na ilagay na natin, ibalik na natin itong takip, insulator ang ginugtungan natin. Tapos tali na natin ito ulit ng cable tie. So ayan, ingat lang guys sa pag fix nito dito banda kasi ang sensitive na mga windings. May windings ka na pwedeng maputol pag hindi ka nag-iingat dito. Kailangan dahan-dahan talaga yung kilos mo at make sure na walang mga windings na maputol sa paggawa mo ng ganito. So ayan, ibalik ko na yung mga connections patungo sa ating switches at sa kapasitor. So ayan, so na ibalik na natin sa kaha sa kanyang mga back cover at front holder. So ayan, ibalik na natin, dandahan lang para walang masagi tayo. At yan, at ibalik ko na rin yung ano guys, yung lahat na para isahin na rin natin sa pag-test na may blade na at maibalik na natin sa katawan. Kung bago ka pa lang sa channel nito guys, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para like updated sa ating mga video tutorial. So ayan, tapos ka nang naikabit at try na natin. Ayun, so okay na itong stand fan na ginawa natin. So ayan, nagdi-demo ako nyan. So okay na yung inayos natin. So ayan guys, wala siyang problema sa kapasitor, sa bushing, wala rin. Talagang walang supply lang talaga dahil putol yung windings. Hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat.